Mukbang kambing ayon. Guys, mukbang kambing ayon. Okay, let's ready first. Mukbang. Ay, wow. Ating kanin. Okay na yan. Tatlo lang kayo. Paano ang pork? Saan natin ilagay? Ang pork saan natin ilagay? Sa gitna. Oo. Kita o man ang kusit. More ang okra kasi wala tayong gulay. Lechon belly, lechon belly. Dito ko lang ilagay lahat sa gitna. Baboy.
Okay. Ay, wow. Ating kanin. Okay na yan. Tatlo lang kayo. Bakit hindi makita yung pusit? Mamaya hindi ay makita sa picture. More ang obra kasi wala tayong gulay. Ang iba doon na bansuli. Sige lang ano. Okay lang na ano. Pwede na. Parang ano siya. Parang medyo maliit. Okay, let's go, guys. Let's start. We will pray first. Father, Jesus, binabalik namin sa iyo, huwag ka na mataas na papuri at kasasama mo ito pag-ibig the heights glory in Jesus mighty name we pray to you. Amen. Okay, let's start mukbang! Mukbang, guys! Mukbang, mukbang! Okay. Can I have your show, please? This one. Thank you. Okay. Come on. We gonna eat. I will not drink first. What we have?
nihaw na po, sir. Shrimp with soy sauce. Okra. 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 Pork belly. Pork belly. Lechon pork belly. And then we have already had squid. And then this one is salted egg with tomato and onion. Okay, let's start. Start digging. Start. Sino mo na start? Dito lang ako. Yummy. I want this one. This one. Okay. This one. Okay. Good. That's it. Why so little? Pan diet. Wow. Sabaw. How's the lechon? Tilawan mo ah. Tikman mo, Beth. Naman. Francis ang lechon. Pati okra. Muka. Okay ka lang naga? Parang Pilipinas style lang. Lena? First time. Diba lusok? Masyari mo kitang crunchiness. Nami. Ano ni Gim? Gim, butang mo kayo sa sulod, Gil? Sulod. Sa belly. Tapos? Pepper. Tapos? Lemongrass. May laurel. Pag mag-taste mo kitang flavor niya. Enjoy. Laurel. Onion. Garlic. Garlic. Salt. Unami. Kanon tampos eh. Len? Da. Sausawan? Sarap ng sausawan. Hindi masyado ang hangin. Tama lang. Wala na akin. Diet day. So. It's my diet day, guys. So, I can have mukbang. Wala na bugnuhan eh. Parang ito magbubukan eh. Number. Just eat slowly. Bala ako lang isang po. Just eat slowly, gani. Guys, isipa siya, guys.
fairness ka namin sa lechon. Kapag lang, sabi sa amin. Saan ka pala ni Bruce? May gusto ka niya. Hindi siya magkaon. Oo. Hanggang? Sa bongi tita, yung tita ko, the birthday. Shout out! Happy birthday, tita! Mag-celebrate na sila. How's the pussy? Yum! Actually, sa pussy ito, hindi ginang crazy. Okay lang, sometimes. Ubus nyo na? Kaya lang ay. Kaya lang ay siya ka namin. No, basta ka namin sa baboy. Parang I like taba. Oh my. Like ba? I don't like the meat. I like taba. Really? Yeah. Third. Taba is more tasty than the meat. Gusto mo taba? I'm not pusa. I'm not pusa. By the way, guys, Yaya Betcha is here. Ako kayo si Yaya Bichay. Ano ang chay? Parang naputol yung aking ngipin. Mayarap ako mga kaano yung Yaya sa sisterhood. Yaya naman. Nauna. Kung nagtambay yung baklas-baklas. Kung paari lagi ko, may hindi ikaw. Naman ko magali. Kung paano kong natanggap, kaya rin ako gasting. Magali lang. Ha? Magali lang. Oo, portahan mo po ang mga vlogger. So, amo na ang Manila, stricto mga amo sa Hong Kong, pero nga adamo vlogger. Not all. Ano, Glenn? Sabi lang mga estrikto yung amo sa hindi naman tanan? Not all. Sige, enjoy lang kayo sa pagkain. Maya-maya may tatanong ako sa inyo, ah. Ah, oh? Ano na, Liv? Kung gusto ka na. Question ka pala din. Oo, sinulat ko talaga to para sa inyo. Para sa kanila.
Sa inyo. Sa inyo? Sa atin. Sa atin. Sama ka na doon. Kayo lang. Abi mo makaluwas ka. Hindi. Sus. Yes na ko ba? Nagkaon ka pala. Hindi ka guess. Mayos ka. Do you eat more rice? Ano dyan po? Wala pa diet sa po. No diet. It's a cheat. Anong mga followers nila? Okay. May ilang tanong ako sa inyo. Aray. Ayusin mo yung tanong! Kael at saka Yaya Beth? Oo. Yeah. Because, oh, of course. No, I don't have... Pwede din sa inyong tatlo, pwede ka lang isumagot. No, so that your followers... Oh, dapat dito ka kasi andyan ka rin sa question. Masama ka sa question kasi nandito ka, di ba? Only you and... Ano ba ang naghihikayat sa inyo na magtrabaho dito sa Hong Kong? Ayan, na-imot-imot na naman to. Huwag iyakan ha? Ikaw muna. Ano, Lenny, ba itong question? Ano ang naghihikayat sa inyo para magtrabaho dito sa Hong Kong? Kaya ako ang, ano, ako kasi ang Nagalog. Breadwinner sa amin. Kaya kailangan ko pumunta dito para magtrabaho. Makatulong sa mga pamilya ko. Bigyan kita ng tissue. Ikaw naman, Real Kill. Real Kill. Ano yan? Bakit binigyan mo ng tissue? May sipon talaga. Ang luga ay sa akin talagang yung kahirapan as in... I think normal sa atin. Kaya nga. Pero kasi kung mayaman ka sa Pilipinas, ba't ka ba punta dito at mag-helper? Ano na talaga in reality? Basta. To help the family. Hanggang ngayon, help pa rin ang family. Dami pa rin utang. Utang is life. Utang is life. That's the reality. Hindi ko yung pinakahiya. Na hanggang ngayon is may utang pa rin. As long as you paid your debt. Mm-mm. Kahit nga. Gano'n na kayo katagal dito sa Hong Kong? Ilang taon na kayo nagtatrabaho dito sa Hong Kong? Ako, 9 years and 11 months. Ako is dito kay Amo, 9 years, itong November. Bitirana. And then, sa previous na Amo ko is 3 and 3 and ilang months ba? 14? Almost kasi 10 months na lang matapos na ako. Almost 13 months. 13 years ka na. Oo, nag 13 years na noong August. Uy, nakapagalis na ako yung pair. O, diba? So, pero may utang pa rin. So, sa ganun katagal. Pero sa Middle East, nagtrabaho din ako. 4 years. O, di. Pari-pariho lang. Sa Abu Dhabi. Kasi dito talaga siguro ang swerte ko. Ano mga taga Abu Dhabi? Kasi dito siguro talaga guys ang swerte ko sa Hong Kong. Kasi three times akong nag-interview papuntang Singapore, wala talaga. Decline yung or parang, not approve? Parang paalis na talaga pero na ano pa. Pero hindi kasi talagang kung hindi para sa'yo, hindi ibibigay ng Diyos, ano diba? Ano naman, pag hindi para sa'yo, hindi... Tapos sa dati kong amo, nag-break contract ako doon. Pero hindi muna ako nag-break kung hindi ko nakita yung amo ko na to. We're so lucky to have. Pero yung niisip mo na, ala, baka yung sobra pa ito sa yung dati, di ba? Pero thanks God, dito talaga ako dinala ng swerte. So sa ganun katagal, nakailang amo na kayo? Ikaw, Yaya Bechay? Ako, Lagi Hong Kong lang? Hong Kong lang. Apat. Una, Chinese family, 2 years. Tapos, pangalawa, French, bachelor, 2 years and 6 months. So, na for good yun. Na for good yun. Tapos, yung pangatlo, Polish-American, 1 year lang ako, may get. Hindi, nag-for good ulit. Ngayon, doon na naman sa Pinay at saka Canadian, sa awa ng Diyos, nagiging, third contract na. Ay, may awa ang Diyos kayan, ha? May so, awa kayan na. 4 years. Bakit? For employers? Elaborate
mo nga, bakit sa awa ng Diyos? Parang, parang sinisipo. Parang sinisipo. It's so intriguing. It's so intriguing, right? Bakit sa awa ng Diyos? Diyos? Ilaborate mo, sabay pa yun na. Ilaborate mo nga. Bakit sa awa ng Diyos? Bakit? Ba't gumagano siya sa baba? May kutigo. Lihat, sabi niya ganun sa, ano, sa under the table. Sabi, matiis din. Sandali. Hindi, iba kasi yung trabaho niya ngayon. Challenge sa akin kasi sa lahat ng mga amo ko, wala akong alaga. Ngayon, meron akong alagang dalawang bata. So, nag-start ka ilang taon na yung baby? Yung youngest? 7 months. Para may anak na rin siya. Hanggang napanaki ko. Bakit sinasabi mong sa awa ng Diyos? Kasi wala pa siyang anak. Wala kasi akong anak pa. Kaya but ako first, dito, time, no? First time ko bakit talaga. Bakit hindi mo sumasagot? Akala ko ba ayaw mong sumali sa usapan? O ano? Nakaya ko rin pala. Kasi alam. Sa awa ng sa Diyos. Awa so salamat. Diyos. Salamat sa Diyos at bilingan ka ng thanks lakas. God. Yeah, that's right. Ikaw, real kill. Ano question? Sa ganun katagal, nakailang amo ka na? Ha, only 2. Wow! Good only record. Only 2. Ano pa ang tanong? So, sa palagay nyo, kung hindi kayo dito nagtatrabaho, saan kayo ngayon? Ako po. Sa bahay, sitting pretty. Pilipinas. Siguro baka nagbi-business. Nako? Real kill sa palagay mo kung hindi ka dito nagtatrabaho. Saan ka ngayon? Diyos ko. In my hometown, I think, Guimaras. Baking. Tapos, siguro, before kasi ako pumunta dito, yung trabaho ko is, naku Diyos meyo, yung mga, ano ba yung tawag dito, yung mga kalyo-kalyo? Mm-hmm. Ang dami kalyo-kalyo kasi may magkuskus ka ng niyog lahat kasi nagluluto ka, diba? Nagluluto talaga ako doon, tapos ako magluluto, ako pa yung magbibinta kasi pag ako talaga lang ang buhay. Yun ang sabi ko, ayoko na talaga. Pero hanggang ngayon ganun, pero hanggang ngayon ganun pa rin luto pa rin sa cooking. Galing niya magluto, mga guys. Tapos tayo magaling kumain. Kumain. Tandem. Pangit naman, may magaling magluto, walang magaling kumain. Sila. Correct. Yeah. Naranasan niyo na bang masigawan o mapagalitan ng amo? Never. Ako never. Yeah. Sa amo ko dito, hindi naman. Ako pag sa amo ko dito, pag may hindi talaga yung amo ko na nagagalit as it. Pero pag may something siya na kumbaga, upset talaga siya sa akin. I-WhatsApp ako niyan. Tapos, ganito. Tapos, nung una ko palang dito, kasi hindi ko sila pinapansin. Parang maldita talaga. Sa WhatsApp? Hindi, sa dito sa bahay. Mm-hmm. Di ba? Hindi kami nag-uusap. Kasi nainis talaga ako. Nainis ko, hindi ko talaga kinakausap. Pag tumawag sa telepono, anything we need to buy? Tapos sabihin ko lang yun na, this one. Pero tapos, pag may sagot or may itanong yan sila, sabihin ko lang, yes or no lang, yun lang. Tapos, sinabi ni Amo sa akin, sabi niya, are you okay? It seems you're not happy. I'm okay. isang nag-day off ako, Linggo, no? Sabado, di ba, minsan lumalabas na ako pag bumalik ako dito sa bahay. Kasi wala pa yung uso sa akin, yung cellphone na ano, na yung ganito. Touchscreen. Yung touchscreen din, pero yung maliit na touchscreen. Touch tapos hindi pa ako makareceive ng mga message like WhatsApp. Aba, pag-akyat ko ng ano, rooftop. Sa aba, hanggang ngayon yung sulat na yun na pinicturan ko, nandyan pa rin sa akin. Talagang tinago ko talaga. So, sobrang inis ng amo ko sa akin na hindi ko sila pinakausap. Aba, may letter doon sa may pintuan doon sa rooftop. Naka-scotch tape doon. Tapos yung nakasulat is, don't leave me outside. I'm not waterproof. Yung ano, yung panglinis sa labas na naghanap ng dahilan na para lang na maano ako na. Kasi hindi talaga ako pinapagalitan. Ay, thanks God talaga. Hindi talaga ako niya pinapagalitan. Ano yung sa labas? Yung sinasabi lang na water?
Oo, yung pressure water, eh, nilagay ko sa rooftop. Ah, hindi okay. ko naman nakala na. Kasi minsan, diba, sa trabaho natin, kahit anong linis ng linis mo, may time talaga na makikita ng amo mo na yung hindi mo nalinis, yun talaga ang pupuntahan. Ewan ko lang. Mm. Yung nakita talaga ni sir, yun ang binutas niya sa akin para na masulatan na. Pero wala talaga siyang may sinabi sa akin na ganito, ganun. Ako din wala din. Parang didma lang, wala lang. Parang wala lang sulat, wala din ano. Din. Pero may remembrance talaga ako. Pinay, naka-frame yun ngayon? Naandyan sa cellphone ko lang, sa naka-save talaga sa memory niya. Ikaw, Beth, si Chay. Talaga, hindi talaga ako pinapagalitan ni Amo. Pag ano niyan, alam niyan sir na... Pag may something wrong. Si Yaya Beth naman. Mapagsabihan lang. Wag daw mag-TikTok sa amang alaga. Tama naman talaga. Oo naman, kasi privacy nila yun. Kasi tapos sa safety ng mga bata. Nanggaya lang kasi ako sa iba. Sinasama yung alaga. Akala ko... Okay lang. Akala mo lang yun. Pero meron. Akala mo lang yun. Pero lesson learned. Kasi hindi lahat ng amo, same yung... Oo. At saka guys, yung trabaho dito sa abroad, hindi talaga lahat pare-pareho. May amo na okay, may amo na mabait, may amo na supportive, may amo na walang hiya. May amo na walang hiya. May amo na hindi nagbibigay ng pagkain, pero oh. Dakoting na yun, oh guys! Pero swerte pa rin eh, kasi maaga lagi nagpahinga. Binilang kasi ang amo ng ano, maraming pagkain. Natakot siya maano pa, pumayat. Tapos nung tumaba ako, sabi niya, I want to see you the first time I saw what? You. Bili ng pagkain. Ako din, kain ang kain. Ano pag next question, please. Anong mga greatest achievement niyo sa pagtatrabaho dito ako, sa Hong Kong? Ako, napatayo hey, ko bet, ng, Chai. Napatayo ako ng bahay sa, yung house family namin, tapos na family house? Napatapos ko na rin yung kapatid, yung bunso kong kapatid sa college. Yun lang po. Tapos yun, nakabili ng maliit na farm. Tapos mag-aasawa na siya. Tapos nakaipon na. Tapos mag-aasawa na siya. Nakaipon na siya ng? Resibo! Ano nga sabi niya, may ipon siya ng? Resibo! Ano nga yan? May sinabi siya, uwin siya ng Pilipinas pag nakaipon na siya ng? 1 million. Ibig sabihin malapit na kasi mag-for good na yan si Yaya Beth eh. Sabi niya sa amin yun, kung nakalipot siya ng 1 million, huwi na daw siya sa Pilipinas. Ibig sabihin, marami palang pera to. Sana tinaabangan? Ay, malapit. Magkapitbahay kami dun sa Pilipinas. Hindi ko siya abangan dun sa kanto. Ikaw, Real Kill. Ano yung greatest achievement mo sa pagkatrabaho dito sa Hong Kong? Ano yung greatest? Hello, anak King. Greatest achievement? Nakapagpatayo ka na rin ba ng bahay mo? Yes. Parang ayaw ko sana sabihin. Hagbol? Kasi tingnan nyo naman yung social media ko dyan, wala dyan. Kasi may mga tao na hindi nagsasabi yung parang... Oo, meron na yung bahay. Pero hanggang ngayon hindi pa naman masyadong... Hindi pa tapos, pero... Nahiya naman. Meron. Private na tao. Parang artistahin din yun. Showbiz. Showbiz magsumagot. Pero of course, yung iba, ano, alam naman, pero... Yung mga closest friend mo lang. Mm-mm. Yung iba, alam naman nila. Pero sa totoo lang, guys, yung bahay ko is hanggang ngayon is... Hindi pa tapos. Payable. And then, payable. Payable for lifetime. Hindi naman lifetime. Pero God is good sa bahay mo yan. Pero God is good. Kasi hindi talaga ako nakapagpadayo ng bahay. Huwag mo nang elaborate. Kung hindi ako nagtrabaho dito. No. That's all. Pero hanggang ngayon, alam niyo na yan, payable. So sa
tagal nyo dito sa Hong Kong, paano nyo minamanage yung kinikita nyo or sahod nyo? Paano yun imamanage? Ako unang sasagot. Ako guys, sa totoo lang, hindi ko talaga maimanage kasi negative pa talaga ako sa aking mga, sa sahod ko as in. Diba? Ay, true to yourself. True to yourself ako kasi yun ang totoo. Yeah. Alam ka naman sabihin ko, ay. Oo, kailangan talaga. Ang laki ng ipon ko. Yung ipon ko, ang dami. Walang laman ang bangko. Maraming resibo. Ang resibo, na andon nakatago. Yung iba, tinahapon ko na kasi sobrang luma na hindi mo na makita. Nilet go mo na. Nilet go ko na talaga. Pero yung iba, nakatago pa rin. Mm. Pag mag, ano na, pag mag-fade na, pwede na. Pero pag mag-fade na siya, kasi wala ka nang titignan. Yun yung nilet go. Sabi mo, ay, sana ganito. Million-million na pala ang pera. Pero sa totoo. At saka, ang masarap sa pakiramdam, kahit wala kang ipon, kahit ano lang meron ka, kung may natutulungan kang tao, ay, ang sarap sa pakiramdam, guys. Good karma ang bumabalik. Basta ako, guys, sa totoo lang, alam niya ng mga nakakakilala sa akin na pag meron ako talaga, ay, basta pag meron ako, pakain lang talaga ako, yan. Ang iba nagsasabi na, ay, huwag ka naman ganyan kasi sobra naman yan. Pero hindi talagang masarap sa pakiramdam ko kung may napapakain ako na tao. Ay, mahala na kahit anong kadami na tao as in. Oh. Kaya kayo guys, kung gusto nyo pumunta dito, okay naman. Sa bahay ni Real Care. Kasi pag magluluto talaga ako. Kaya si ano, Yaya Beth, nasagot na ba ni Yaya Beth? Hindi pa. Oh, Yaya Beth, paano mo i-manage yung sinasahod o kinikita mo dito sa Hong Kong? Nagmumuresibo eh. Padala sa mga magulang. May na tabi naman, pero mabait na kunti. Mabait na kapatid. Si Beth? Si Yaya Beth kasi ano siya eh. Single pa kasi ako. Single siya, tapos iniisip ko lang yung breadwinner ka talaga. Breadwinner. Tinapay. Tinapay siya sa ano. Tinapay sa limang magkakapatid. Uy, ano ka? Bakit? Bakit panganay lang talaga ang... Oo, oh, kapala. Oh, breadwinner ka rin talaga. Hindi naman lahat ng panganay. Ako bunso din ako eh. Bakit oo, breadwinner diba? Din ako? Hindi. Iba-iba yung sa family kung sino yung breadwinner, pero... Hindi. Si Yaya Beth talaga siya sa kanila. Kasi maraming lahat talaga sa kanya. Sa akin na kung sino ang matulungin. Kung hindi lang to, tumutulong sa ano pamilya niya, ay mayaman na to. Oo, oh, hindi lang 1 million yan. Hindi lang 1 million yan. Ito na guys, nag-asawa na sana ako ngayon. Nagkakalungkot. Hindi lang 1 million yan. Magantay ng matagal. Hanggang ngayon, hindi pa nakapag-asawa. Ang kasal, nauudlot. Ang kasal, laging nauudlot. Kailan na nga, Yaya Beth? Hindi ko na lang masabi. Ang importante doon, may naghihintay pa rin, di ba? Kailan na-manage mo naman, Yaya Beth, ang sweldo mo? Alam ko rin. Ako ba? Naman-manage mo. Ako guys, hindi mo ako tanungin kung single ako o ano. Guys, for your info, they're best friends. That's why they know each other. Yaya Beth, Chai, and Chat is our best friend. Sinusuka ko na rin yan eh. Sinusuka niya na rin ako. Kasi bumabalik ka. That's the friends are for. Nasabihin mo kung ano yung mali. Walang potential. Kasi maganda yun eh, di ba? Yes. Pero meron din guys na friend kayo pero ano sana yung walang iwanan. Oo nga. Naging may hugot. Sana all. Sana all. May hugot na naman siya. Pero that's the reality sa buhay ng tao. Kasi gamitan. Ganyan nga sabi ni Amo. Sabi niya sa akin, yung taong ayaw sa'yo, huwag mong pilitin. Kasi pag ayaw, hiyaan mo. Bakit? It's better to have a few friends than to have many friends, but it's not. Pero guys, ako guys, kahit saan mo lang akong dalhin guys. Saan mo sulok ng Hong Kong dito. My friend ako. My friends pala. My friends. Actually my guys, friend hindi lang sila ang friends mo. Oh. Marami akong friends.
Pero pa, talaga kami pag Sunday, dito talaga kami sa bahay. Kahit nandito yung amo ko, dito yan pa rin. Susumagod kami sa kanina. Dito talaga yung mga walang hiya na isa. Dito yan. Tapos sasabihin nyo, good morning, sir. At pag umuwi kami, thank you, sir. Ngiti-ngiti lang si amo niya. Tapos pag mag-close na naman. Kimo naman, bitya. We're almost done, guys. But we still have food. So, but we need to finish the food on the table. Busog-busog na, guys. Ah! Buligi! John! Si John, ang husband din. Hindi ko pa kumila kung bravo. John! Buligi, ano mga question? So, anong ugaling pinakagusto ng... Anong ugali mo ang pinakagusto ng amo mo? Oh my God. Yung pakamaldita. Ewan mo may amo. Pero basta pag wala ako dito sa bahay, sabihin na ni amo, I'm so lonely without you. Kasi jolly si ano. Okay. Ako kasi, sa totoo lang, pag ang among nag-uusap sila ng katulong, Nag-uusap kasi kami, sir, parang magkapatid lang kami dito sa bahay, as in. Kaya ganun, sir. Tapos pag may sabihin ako sa kanya, open din na wala, na yung ibang amo, hindi mo pwede mo pagsabihin. Ako hindi, talagang pinagsasabihan sa talaga yan siya. Tapos kahit sa personal na buhay niya, pinsan kasi parang gagalit kasi ako. What about you, Yaya Betchay? Ang hindi sabihin niyan, grabe ang pag-trust ni amo sa iyo at the same time, sir, vice versa. Guys, yan na every Sunday, mas prefer ni amo na pupunta dito yung friends ko kaysa ako yung lumabas. Yeah. Ganyan yung sisiri. Ay, hindi kasi, alam mo yung sa Ilonggo, nag-aamag? Sa Tagalog, anong amag? Kasi pag... Parang batang umawala yung nanay, umiiyak. Yung amo niya, ganyan. Yung baby. Si Kel, yung mommy. Maski 15 minutes pa kasi guys, na message na. Pag Sunday na umalis ako ng bahay, minsan hindi pa ako nakasakay ng bus. Paakyat pa lang ako dyan sa hagdan. 15 minutes pa lang. Wala pang 15 minutes. Mm-hmm. What time are you coming back na? So lalabas ka pa. Bakit? Ganyan yung amo ko, as in. Ay, Betchay. Ano yung ugali na pinakagusto ng amo mo sa'yo? Ano daw? Ugali mo. May common sense. Responsible para sa mga bata. Tapos, hindi na nagpapautos. And then... Siguro, ibig sabihin isang ano na lang yan, flexible. Oo, ganun na. Okay. Kahit sa dati kong amo ga. Kaya ako na nagmamalis ng time. Nung umalis ako sa dati... Na ano niya, napapansin niyo, mata ako sumasagot dito. Kaya nga, dapat ikaw na dito eh. Sino bang pwede, ano, pwede mo i-buksan, please, for me? Kasi please? Oh, please nga. Ah, hindi ko narinig. Diba? Sabi ko, please, for me. Kasi yung kuko ko parang maano. Oh, yun. Sex. Dati ko yung, sa dati kong ako. Maunawain. Always be patient. Ah, hindi. Hindi. Patient. Why? Tapos na. Ah, patient. Your best friend doesn't agree with you, Betchay. Hindi naman yun siya papasinsya sa ako niya. Kasi di ba sinasagot-sagot niya noon, no? Oh. Mga bata, hindi naman sa mga amo ko. Galit, galit, galit. Pinahin mo kasi. Oh man. Hindi mo nga ako tapos. Kasi lumalaman ako. Oo, sa mga bata, grabe yung pasinsya. Sa mga alaga niya, grabe. Kung alaga pa naman niya, mga kukulit. Ako kasi guys, wala akong alaga. Mas lalo ngayon. Sila yung aso dito. Nung dati, hindi lang ako ganito kaitim guys. Mas maitim pa dito. Ay, grabe talaga. Pag gising ko sa umaga, 6:30, ilakad ko na yung aso. Magkaano pa kayo dati na? Tapos, pagkat 11 to 12, talagang ilabas ko yung aso dyan. Ay, sa gitna ng ano, ng dagat. Yan. Tapos pagkahapon, mag-walk na naman kami doon sa bundok na pinakamataas na bundok na yan. Talagang pag-uwi. Yung sa hiking na bundok? Oo.
Di ba, may, sa opposite yan sa taas, may ano, may hanggan pa akyat. Yan, may mas lalong matirik pa doon sa taas, papunta doon sa may hilipad. Ikot. Ay, yung hilipad hanggang doon kayo? Oh, layo na na. Pero pwede ka rin dumaan dito. Ano pa? So, sa palagay niyo, hanggang kailan kayo dito magtatrabaho sa barko? Yung itatanong mo kayo. Huwag mong itanong sa akin. O, diba? Ano natin? Napag-usapan natin yan. Pero, kasi hindi naman habang buhay, diba? Habang buhay diba, magtatrabaho lang dito sa barko. Napag-usapan natin yan, Kel. So, sa palagay niyo, ilang taon pa? Hanggang nandyan pa yung amo ko. Ano siya, labs basta kung nandaan, nasaan si Sir doon ako. Kung kailan, hanggang kailan niya ka, kailangan. Di ba, ganun ang sabi mo sa akin. Hmm. Hanggang kailan. Kung hanggang kailan ako ni Sir kailangan, doon ako. Pero sabi niya mo sa akin, alam naman di ako mag-stay sa kanya kasi nakakatak siya yung sinasabi. Pero, sabihin niya, i-take care ko daw siya hanggang tumanda siya. Ako sa isip-isip ko, nakakala dito. Nanay ka nga. Dito na lang ako matatanda sa kanya. Pero yun ang sabi niya. Sabi niya, pag matanda na daw siya na may Alzheimer na siya, ganun. Sabi niya sa akin, bigyan ako ng mga pagkain na hindi ko pinakain para madali ako mamatay. Sabi ko, tapos sabi niya, pag may sakit daw siya, hindi ko siya dalhin sa ospital. Sabi ko, ano nakakala mo sa akin? Sabi niya, oh, para na, ano, para tulog na, madali ako mamatay. Sabi ko, matiis ko bang makita ka dyan sa... Pero feeling ko, okay, nire-reverse psychology ka niya. Kung anong yung sasabihin niya, huwag mong gawin, pero yung tamang gagawin mo. Parang gano'n ang feeling sa mga ano. Kasi gusto yun daw mamatay na bigla. Ikaw? Hey, Betchay, you're so busy. Alam mo, question? Hindi. Minus five. Sa palagay mo, hanggang kailan ka pa dito magtatrabaho sa Hong Kong? Nagpa-plan na kasi kami ng fiancé ko eh. Oh, wow. Tapos, diba, ano ngayon, Len? May 1 million ka na ba? Kasi diba sabi mo noon, uuwi ka na, magpo-forgood ka lang pag mag-uwi 1 million ka na. So, ibig sabihin, malapit na yon. Pero yan ang problema niya. Wala pa. Wala pa, ah. Kailan yung ano mo, plano mo? Until, ano lang siguro, guys, July. Para naman. I remember, ano, vividly. Parang talaga yung sipon ko, hindi na talaga I remember vividly. Sabi niya, this December daw, ngayon July. And then February. And then April. Alam mo, nung-uwi ako na wala sila. Ngayon July. July na naman. Tapos sabi niya, ilang December na naman. December na naman. Tapos pag sabi niya, December na naman, sabi niya naman na, ay, sige na lang. Tapusin ko na lang yung kontrata ko. Mm-hmm. Now, this is next time. Ay, sabi ni Amo, 2 years na lang sila. Mag-ano na lang ako. Hindi, pero pag ano talaga ng ano, ng example, pag sabihin, kahit anong sabi mo, ay, uwi na ako. Pero pag hindi pa yun i-ano ng Panginoon na uwi ka, wala ka talaga magawa. Dito kasi ka ano na yan, God's will. Yan. Kahit anong sabihin mo, pero sa totoo, anong gagawin mo sa Pilipinas? Ang dami mong mga trabaho doon. Ano, mag-online selling ka? Lahat-lahat online selling na lang. Sinong bibili? Ano lang din ang iniisip ko din namin, dalawa. Hindi, pa mag-YouTuber na siya na totally ano. Uy, mag-subscribe kayo sa dalawa kasi mag-forgot na sila. Please like and subscribe. Yeah, yeah, Betchay. Kahit na ma- Yell kill. Hindi pa ko mag-forgot. Hindi pa siya mag-forgot. Pero si Yaya Beth, pag gano'n tuloy, hindi talaga ako mag-forgot. Sa totoo lang. Kasi marami ka pang gusto eh. At saka marami pa rin guys, utang guys. Bayaran mo natin yung utang. Utang dapat bayaran. Oo, yan. Ang mga utang. Oh, ipokrita na naman kung hindi magsabi ng totoo. Tama! Hindi, ay magsasabing walang utang. Magsasabi ng mga walang utang, pero meron naman pala. Tapos malalaman mo na lang na meron din pala. Ay, naku lang. Ako, sabihin ko, meron talaga. Ay, ito lang matira sa sahod. Basta. Basta po, Sante, good yung, provider. Hindi, at saka may yung panalangin talaga as yet. Yes.
Kasi kahit wala kang makunan ng pera, pagkailangan na kailangan mo, may gagamitin talaga si Lord. No? Something na, someone na sabihin mo. No? Yes, yan correct. Na, since, ever since, ang dami ko talaga utang, guys. Oo. Nung tayo hanggang ngayon, guys, kahit anong tingin ng tao, as in sa akin, dami ko nang naranasan, as in. Yes. Nung, pero ay, bahala sila dyan, basta ako'y nagbabayad. Ako nga, nung time na sinanay at tatay, di ba? Sunod-sunod sila. Ang hirap nun nung time na yun. Pero God's will, nag-provide. Tapos na? Ano ang... So, ano ang pinakamahirap na sitwasyon or problema na encounter nyo na dahil malayo kayo sa pamilya? Kung sick, yun lang pa nga nag-trigger sa umong loneliness. Buti nga lang nandito sa iyo, ano, Chay? Ganon, di ba? Minsan? Pero sa akin, every time na umuwi ako ng... Hoy, hindi ako tinatanong! Hindi, tatlo kayo. Tatlo kayo. Okay. Ako, kahit na anong tagal ko na dito, yung iba sabi na, wala na ako. Oh, pero ako hindi. Pag bumalik talaga ako dito, walang may hahalik, walang may maghahag, wala ha. Basta ako'y aalis lang, that's all. Pero tulungan din, tulungan pigilan mo ha. tissue. Pero minsan diba, dumadating, magkisabihin mo matagal na tayo dito. Sa... Sinabi ko nga, pa hindi na ako na homesick, pero meron talaga. Yung parang walang datog-datog. Ano? Bakit yan ang tanong? Ano datog-datog? Ano tawag noon sa Tagalog? Bakit yan ang tanong? Walang ka, ano-ano? Minsan nagiging emosyonal. Akala ko, ba't natawa lang tayo? Hindi, kasi si, ano, sinishare natin sa viewers nyo, yung feeling ng OFW. Ay, nako, pag OFW ka, hindi sabihin na maganda yung mga picture-picture sa mga Facebook. Tanungin yung parang maganda ng mga dami at akala mo, happy-happy kami. Nandito pa lang mas balik ni Andrea King. Magkasama sila sa isang bahay, sa isang amo. Yun o! Ayan siya o, ayan siya o. Bakit may tanong na umiiyak? Walang tubig. Yun siya. Ay, share tayo sa camera. Shy type yan. Shy type. O, ikaw na ano ka na? Sumagot ka na? Oo. Ano sabi mo? Ano nga? Wala! Out of the blue yan. Busy ako, guys! Oo, busy! Ano ngayon? Ang tanong mo, Len? Ay, yung pinakamahirap na sitwasyon na na-encounter mo. Na malayo ka sa pamilya. Lalo ko, kinakapi mo lang naman. Lalo na nami-miss ko yun si Randy. Diyos ko, nami-miss. Uras. Hindi, iba kasi yung video ko eh. Ay, wow! Oy, iba pag LDR. Oh. Iba talaga yung LDR for how many years? Ikaw, oh, years, diba? Ikaw, naranasan mo na ba? Wala! O, LDR kayo, oh, for 9 years. Kayo, chat. Ilang months na kayo sa LDR? Uy, tapusan na. Change topic? Change topic? Nakatao. Wala nang question, no? Gabi, bilis niyong kumain, ha? No, konti na lang. Guys, busog na, guys. Parang kumutok na yung chat ko. Wala na, almost. Ano na, parang ano na talaga to? Yung almost tapos na ba yan? Oo, tapos na. Aba, Gabi, ilang... Mag-start tayo, anong oras? Dugay-dugay lang katapos. Basta ako kumakain pa ako, guys, yung mga ito, mga daya. Hindi kumakain. Hindi kumain kasi ako kanina eh. Oo, oh, kasi nag-coffee, tapos nagsasabi sila ni Junjun. Pero guys, in fairness, konti na lang. Kasi nakatapat ba naman sa'yo? Ay, naku, kung makakain na ako niyan, ubos na yan. Kaya nga, sana sa'yo na to. Kasi may ano, may allergies. Ano. Wala na question? Wala na, gusto mo pa ba? Oo. Kasi parang magkapagsalita ka tayo, kumakain. Malagas to karong mamaya. So, bakit pumasok sa isip niyo na maging YouTuber? Wala lang, parang ano lang, parang na-amaze ka lang sa ano. At saka nainggan yung... For fun din. At saka for fun lang, di ba? Wala namang ginagawa. Marami kang friends na makilala dito. Mm-hmm. Tapos dami kang mga friends. Hmm. Parang ano, ginawa niyo mga... Yung pindot-pindot parang sa cellphone, wala din ginawa niyo may... Ano, may... Ano nga? May kabuluhan. Minsan ano din, parang nawawala yung homesick ba sa family. Oo naman, mag-tiktok. Parang... Mag-tiktok-tiktok pa naman siya. Ano? I-tiktok mo na lang yung ano mo, lonely. Eh,
iba, dalawa, iba ang genre nila. Ito, cooking, ito naman. Ano nga sa'yo? Ano nga, ano ka nga? Sino ka nga? Malayo ang iniisip, y'all kill. Hindi kasi iniisip ko yung, ano, yung kalahati ng lechon. Kung anong pagluto natin, oy. No? De, is, sabi ko, i-ano natin, i-lechon paksiyo. Next week. We just put it in the freezer first. And then, pwede, next week. Alam mo ba, Yaya, Yaya, Akel, pwedeng gawin niyo yung parang sa pinakilit instead na yung meat na. Oh, kasi yes, yes, yes. Kasi yung malasa. Pwede rin. Pero, ano na lang natin. Kasi pag i-lechon paksiyo natin, ma-ano to, mag-strain siya. Ay, di, okay. Yeah. May pag-ulan na kami, guys, next week. That's our menu for next week. We just put in freezer. We just put in the freezer. Ganyan dito, kasi pag yung mga ganyan, minsan nga galing sa Philippines, kasi hindi naman lahat ng tawag nito, mga gulay, di ba? Oo. Meron dito, minsan pag umuwi dati, nang makauwi pa, nilalagay sa freezer. Ina-dry muna ng mga malunggay, ina-dry leaves, and then put in the freezer. Ako pag mag-umalik. Ano? Saluyot ba? Bumalik ako dito. Ba't ang saluyot? Ang pangit mo. Ito dyan. Oo, pag ina-dry mo. May amoy. May amoy siya. Pero ba't yung mga dry malunggay? Pero malunggay. Pero sa ano mo? Sa may... Pero okay lang guys, may malunggay. Sa kanila. Uy, speaking of malunggay. Ang ganda ng malunggay at lemongrass ko. Ay, i-picturean ko. I-send ko next week sa inyo. Our menu for next week is... Lechon paksiyo. Lechon paksiyo and... What kind of gulay? Sa lechon paksiyo, gulay. Paano si Len? Ain ka. Uy, di, nasa mo kumain, ah! Paksiyo lang yan eh. Lang. Paksiyo yan. Lang. Paksiyo lang. Pero may pag-itlog, kumakain ka? Hindi rin mo. Ano ba hindi muna, talaga ang isda. Kain mo na ulit, napanggit ka ba? Di ba? Wala, hindi. Wala, hindi mo din pa na anong panggit mo? Bakit yun? Naloto ko na. Hindi pa din. Sige, lubot ko yung tirapit. Anong bumili kayo ng do, ano? Ng... Ako hindi, ilagay ko. Pero lang sandi ka. Ready to mix. Kaya yung katawan ko. Sa seafoods lang naman yun. Sa ano yun? Kiwi siguro? Sabi mo, di ba? Baka sa seaweed. Yung parang hinihika ka. Sabi ko eh, sakit-sabi ko, di ba pag sinabi mo sa ano yun, sa seaweed yun. Sabi ko wala laki. Sabi ko wala laki, bakit hindi ako makain? Yan na, next time, hindi na tayo pakain sa labas. Hindi na, hindi naman worth na yung kinakain natin doon. Magkano yung gastos natin, tapos hindi na masarap. Pasosyal-sosyal, labas-labas kumain. Hindi na allergy siya. Kasi analin din, pasosyal-sosyal, kain tayo sa labas. O, di ba? Pag kumain na sa labas, pag uwi ng bahay, ha? Allergy, asin na allergy ka rin, Len? Oo! Anong kinain mo nung Sunday? Seaweed din. Seaweeds, tsaka yung, di ba, beef lang ako. Beef, oh, beef. Uy, kasi, tapos kinabukasan na magaling mukha ko. Uy, grabe daw ang beef magpa-trigger ng... allergy, sabi ni sir. Eh, pero yun naman akong makain ng beef noon. Pag may allergy ako, wala naman. Ka? Siguro may ano, may yung parang may nilagay sila. Na ano, kasi dati diba sabi mo parang, kasi parang namaga talaga grabe. Dalawang pisngi at saka yung mata ko namaga. Eh, yun lang naman ang kinain ko. Tapos dito, isda. Tayo, pero nung walang allergy, no? Sabon at saka lubid lang hindi natin hindi ako sa ano, ito. Shrimp? Allergy ka sa shrimp. Ba't kumakain ka ng shrimp? Pero paano lang yan? Pa-time? Ay, hindi siguro pag yung hindi ganyan fresh. Ako dati. Hindi, pag hindi fresh siguro yan. Hindi. Ganyan lang ako dati. Fresh, di ba nung Pilipinas pa kami, si Junjun laging nanguha ng mga alimango, di ba? Tapos ito, mga crab. Hindi, ganyan once lang ako dati. Mag-start na yung dito ko na may kunti na. Nag-i-stop na talaga ako niyan. Tapos, lagay dyan sa may, yung uling, tapos ilagyan ng asukal, at saka yung ito, ilagay dyan, tapos i-ano ko. Ako parang lang naman, ano ka, yung parang suog ba, pero, pero yung, di ba yung suog, tubig naman yun ang ginagamit nila, pero yung sa ano. Nagpausok. Pausok. Nagpapausok. Hindi ganyan lang ako dati. Pag kumain ako, mga tila ako sa BBA or ano. Pero ay, hanggang may sa... May natuklasan akong bago. Patagal na diba patagal. Diba nag-ano kami, nag-pork belly, nag-prepare kami kanina. Pag kinatok mo pala yun, sabi niya, bilif. Ngayon ko lang alam yung tila. Ano? Ay, 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 ay
nang gumawa kami ng pork belly, pinanong diba na rap na ano na, yung na parang na, natuwa ako sa pag-wrap kasi parang ang ganda-ganda. Tapos hinatok ko siya yung ginanong siya yung wag huwag mong ganyanin kasi ano ba, bakit, ano? Ano daw yung sasakit daw ang chan? Oo, minsan sasakit yung chan mo. May trivia bago yan eh. Sa ilo-ilo yan lagi. Uy, totoo yan. Yung mga, yung baboy. Diba, minsan, diba pag yung mag-cut-eye kayo ng baboy, diba yung baboy pag malinis na, ang sarap talaga ng ganyan. No. Uy, hindi mo talaga pwedeng ganyanin. Kasi pag may makakita sa iyo ng mga ano, matatanda, talagang sabihan ka na hindi ganyan. Kasi yung, minsan yung mga na niluluto nyo, masisira, mga ganyan. Pero mga superstitious belief, pero nakakatotoo yan, guys. Na ano kasi yan? Ba, kada isa sa atin may mga belief. Kaya, trivia yan. Sige na, ubusin nyo na yan, malapit na. Tapos na ako. Okay na, Kim. Okay na yan, Kim. Tapos na ako, ikaw. Gusto mo pa? Gusto nyo mag-dessert? Wow, finish na. Pero may tira pa kami, guys, oh. Yung salad namin na ano, tomato with salted egg. Salted egg. Busog ko, grabe. O, tingnan mo, Chang. O, di ba kasi nabusog ako, o, di ba yung damit ko, tingnan mo. Nag-kang-kang. Dapat yung stuff, same with me. Kena. Thank you guys for watching our mukbang. See you on our next video. Thank you po. God bless. Thank you po sa inyong lahat. Bye. Chat. Bye-bye.